Dalawang programa ng GMA Network ang nominado sa prestigyosang International Emmy Awards. Yan ang flagship news program ng GMA 7 ng 24 Oras at ang documentary program na Eyewitness na tanging mga programa mula sa Pilipinas at sa Asia na nominado sa News and Current Affairs category ng Emmys ngayong taon. Balitang hatid ni Leigh Alves. Mga bahay na nawasak. Mga buhay na nasira at ang pinakamapait, ang daang-daang buhay na nawala. Umabot na sa 224 ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Pablo. Ang paghagupit ng Bagyong Pablo sa ating bansa, lalo na sa Compostela Valley, Davao Oriental at Surigao del Sur sa Mindanao, nangyari kung kailan pa naman magpapasko. Ang mga pangyayaring ito, buong persang ibinalita ng GMA News, mula sa pagtama ng bagyo hanggang sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta para sila'y makabangon. Ang coverage na ito ng 24 Oras sa Bagyong Pablo, nominado ngayong taon sa prestigyosong International Emmy Awards. Sa bawat tulong, ganun na lang ang saya't pasasalamat. Ang 24 Oras lamang ang katangi-tanging news program ng Pilipinas at buong Asia na nominado sa news category ng Emmys ngayong taon. Makakalaban nito ang mga pambato ng United Kingdom, Brazil at Romania. Para naman sa current affairs category, nominado rin ang award-winning docu-program ng GMA na Eyewitness para sa episode na pinamagatang Alkansya. Hindi po alam kung paano magagawa ng mga bata na maghanap ng mga CQ-converse. Sa paunguna ng premyadong dokumentarista at GMA News reporter at anchor na si Cara David. Tungkol ito sa isang batang hikaho sa buhay na sumisisid sa gabi para manguha ng sea cucumber na ibinebenta sa maliit na halagang iniipon naman niya sa kanyang alkansya. Ito rin ang kaisa-isang public affairs program mula sa Pilipinas at Asia na nominado sa Emmys. Iaanunsyo ang mananalo sa October 1 sa Lincoln Center sa New York, USA. Leigh Alves, GMA News.